Ilang establisimento at kalsada sa Dagupan City apektado dahil sa high tide na posibleng maranasan pa hanggang sa mga susunod na buwan, ayon yan sa PAGASA. Kaugnay niyan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay humupa na yung naranasang baha dulot ng high tide sa ilang bahagi ng Dagupan City. Mag-aalas 9 kaninang umaga, puspusan sa pagpump ng tubig ang ilang kawani ng establishmento sa bahagi ng AB Fernandez Avenue sa Dagupan City. Pinasok na rin kasi ng tubig ang ilang pwesto sa downtown area. Umapaw na rin ng tubig mula sa mga drainage canal. Mahirap ang daan talaga. Hindi ka makakalusong. Maging ilang kalsada sa syudad, binaha din, bunsod ng naranasang high tide. Mabilis din namang humupa ang baha sa iba't ibang lugar. Paliwanag ng PAGASA, ang naranasang high tide sa syudad at maging sa ilan pang panig ng Pangasinan ay bunsod ng masamang panahon sa extreme northern Luzon. Sa tide monitoring ng PAGASA, nasa 1 meter hanggang 1.2 meters ang tide level na naranasan ngayong araw, August 29. Kasi meron tayong sang weather system doon sa extreme northern Luzon, kaya nagkakaroon tayo ng pagbabagod yung sa level ng karagatan natin. Karaniwan ang nararanasan ng high tide sa Dagupan City at maging sa mga coastal areas sa Pangasinan. Inaasahan pa na makapagtatala ng high tide sa mga susunod na linggo. Tataas pa ito kung may mga weather disturbances na namomonitor ayon sa PAGASA. Madalas maitala ang high tide pagsapit ng madaling araw hanggang sa umaga. Humuhupa naman ito pagsapit ng tanghali. Chris, ayon sa PAGASA, inaasahan daw na sa mga susunod na araw ay mababa na yung tide level na possible na ma-experience sa ilang parts ng Dagupan City. Ganun din sa mga coastal municipalities sa Pangasinan. Pero magkaganon pa man ay inaabisuhan ng publiko na magdala o magsuot ng bota bilang proteksyon sa baha. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.